Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kababayan. Ako po si Japheth Maniebog, 21 years old, mula po sa Tarlac City. Ito po ang kwento ni Madam Yuki Garcia. A Japanese tattoo artist na gusto niyang mahanap ang kanyang nawawalang ina na si Rowena Roazol alias Debbie Lopez Garcia. Mga kaibigan at mga kababayan, siya po ang ipinambayad sa taxi sa halagang 20,000 pesos o 20,000 piso. At ito po yung nangyari noong 1996. Doon, inilathala ang kontrata kung saan nagkaroon ng transition ang pagpapakukup nito kay Mang Ramon, na isa siyang taxi driver. At kung susumahin po mga kaibigan, mga kababayan, alam po natin ang pinagdadaanan niya ay hindi madali. Nais ko po sanang ipahayag sa inyo kung papaano po naging mahirap ang pamumuhay noon ni Madam Yuki. Alam niyo po na itinampok ito sa dalawang programa sa GMA7. Ito po ang Kapuso Mo, Jessica Soho, noong November 26, 2017. At sa magpakailanman, noong November 10, 2018. Kung saan, nagkaroon ng magandang pagkakataon na dito po ako nagka-interes kung paano ko po siya natulungan. Kaya, gusto ko lang po sanang aminin at malaman sa inyo, may kailangan kayong malaman at may kailangan po akong aminin. Ako po ang naghikayat na dumulog si Madam Yuki sa Presidential Complaint Center. Pero sinunod niya ang aking kagustuhan sa bandang huli. Kaya bakit ko po ito ginawa? Para po ito sa ikagiginhawa ng kanyang loob. Kaya alam ko naman po na ginawa ko naman po ng paraan kung paano ko siya matutulungan. Kaya hindi po madali ang pinagdaanan niya noon. Kaya hindi po madali. Kaya naniniwala at naninindigan po ako na gusto ko lang po sanang maging inspirasyon ang pagtulong ko kay Madam Yuki. Kaya umaasa po ako na sana maging karapat-dapat sa kanya, at ginagawa ko lang po ito at ginagawa ko naman po ang aking trabaho bilang ordinaryong mamamayan. Kaya yun na lang po ang naging puhunan kung paano ko siya tinulungan ng buong puso at isipan. Mga kaibigan, mga kababayan, bago po matapos ang aking vlog, gusto ko lang po sanang humingi ng mensahe para po kay Madam Jessica Soho at sa mga bumubuo po sa programang Kapuso Mo, Jessica Soho. Kung nakikinig po man kayo, gusto po sanang makipag-dialogo ako sa inyo upang matulungan ko po si Madam Yuki. At gusto ko lang po sana sabihin sa inyo na ako po ang naghikayat kay Madam Yuki na dumulog po siya sa Presidential Complaint Center. Pero sinunod niya po ang aking kagustuhan. Kaya pagkatapos po ng lahat ng ito, after I am paying a courtesy call to you, gusto ko lang po sana makita sa personal
ang inspirasyon ko sa buhay na si Ara San Agustin. Dahil binati niya po ako sa Taste Manila at napapanood ko naman po siya sa Bubblegang, my special tatay, bilang Carol. Dahil nagustuhan ko po ang kanyang role sa my special tatay. Pero lalo na po yung kasabihang ang best friends pang habang buhay. Kaya, Madam Jessica, mas uunahin po muna kayo bago po si Ara para po maging patas. At gagawin ko po ito upang maging karapat-dapat para dyan. Kaya, ang pinakamahalagang aral na matututunan ko po sa misyong ginawa ko po ay yung pagmamahal, pagmamalasakit sa kapwa na itong makakatulong sa atin. Kahit unahin pa man ang sarili, pamilya, na ito ang nagiging saligan ng pagiging pagkatao na ito yung naging pagtuturo sa ating magulang na ang pagmamalasakit ay nagsisimula po sa tahanan. At ang uunahin natin ay ang pamilya. Kaya muli, maraming salamat po. At ako po si Japheth Maniebog. Maraming salamat po.